So maybe the question right now, after prayer and fasting, after we have received yung fire, Pastor, what's next? Natanong niyo ba yun? What's next? Tell your neighbor, what's next? What's next? After we have received the fire, after hunger nights, what's next after the outpouring? And I think most of us, we tend to go back sa usual. Or as we say it, back to normal. Tama po ba? After na may ginawa yung Panginoon, karamihan po sa atin, bumabalik na dun sa normal. Balik ka na dun sa pa-Netflix, Netflix ka na ngayon. Ha? 1 week ka na gulay after, o yan, mag-sit-siryane. May sweets na ulit. Tapos medyo, in-install mo na ulit yung Facebook, nag-i-scroll-scroll ka na paunti-unti ngayon. Wala pong masama sa mga bagay na yan. Yes. But I believe God wants us to establish a new normal. Hello! Ayaw ng Panginoon na tayo po ay bumalik doon sa normal, but He wants us to establish a new normal. That after po ng apoy, after natin natanggap yung fire from the Holy Spirit, I believe hindi lang yun pang isang araw, pang isang encounter, pang isang linggo, pero pag na-receive mo yung apoy galang sa Holy Spirit, babaguhin ka niyan permanente. It will change your life completely. But we need to do something. Dahil po yung pagkakaroon ng buhay na maapoy ay hindi po to basta automatic. We need to do something. And after receiving, after having a great encounter with the Lord, I want to speak on this word, we need to guard the fire. Come on, say that with me, guard the fire. Come on. Tap your neighbor, sabihin mo, guard the fire. Sabihin mo, bantayan mo yung apoy. Amen. So join me in the reading of God's Word, 2 Timothy chapter 1, verses 5 to 8. Amen po ba? Verse 5, sabi po dito, ni Paul kay Timothy, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. For this reason, I remind you to fan into flame. Say that with me. Fan into flame. Sino po dito nakaranas na mag-barbecue? Taas kamay, mga mahilig sa barbecue. Ayan, marami po. Tang pepen me para dagol yung tangapi. You're fanning the flame para lumagablab po ito, magbaga po ito. At sabi ni Pablo kay Timothy, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Last verse, therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, His prisoner, but share in suffering. Tignan mo yung katabi mo, ngitian mo, sabihin mo, suffering. Ayan. Madalas gusto natin. What we want most of the times is what? We share in the blessings. But sabi ni Paul, share in what? In suffering for the gospel by the power of God. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon at pwede na po tayong makaupo. Ay, salamat. Yung iba po ba nangawit na? Maraming salamat po sa ating worship team. Amen. Can we honor our worship team? Pwede po natin silang palakpakan for leading us sa time of worship ngayon pong umaga. Amen. Once again, ngitian natin yung katabi natin. Sabihin mo, may iba talaga sa'yo. Sabihin mo, parang nag-glow ka ngayon. Amen. Hallelujah. So let's talk about this word, guard the fire. Ito pong the setting of Paul's second letter to Timothy po, yung context po nito is actually Paul was in prison, no?
awaiting yung kanyang execution. Malapit na pong mamatay si Apostol Pablo. No? Nakakulong po siya, awaiting execution. And kung mababasa natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 15, apparently the congregations from the Roman province po ng Asia were against him. And imagine, nakakulong po si Paul, and yet makikita mo ang daming pain and heartbreak na naranasan ni Apostol Pablo, na isa po dito si Demas, who had left Paul for Thessalonica because he loved the world more than the gospel. Tingnan niyo po yon, no? Kasama nung una ni Paul si Demas sa kanyang second missionary journey, but nangyari po is what? Iniwan po eventually ni Demas si Paul dahil mas minahal niya yung mundo. It only shows us that we need to persevere until the end. It doesn't mean you're attending, you're in love with the Lord ngayon sa journey nyo. Is mag-stop na po tayo doon. Hindi po. Kaya po tayo nandito, I pray yung nangyayari sa atin dito every Sunday is mas lalo kang nai-in love kay Lord. I pray as you go here, no, you will come out of this place with so much love and fire and passion for the Lord na magpatuloy ka pa to go and preach the word and evangelize. I pray that is what is happening sa atin. Hello? Tama po ba? No? Si Demas nagsimula ng maapoy pero iniwan po eventually si Pablo. Kaya magpursig po tayo, magpatuloy tayo. Dahil po, si Demas, mas minahal niya yung mundo kesa sa gospel. I think, isa pong warning din ito sa atin. And in 2 Timothy also, balik po tayo sa chapter, or jump tayo sa chapter 4, makikita po natin dito, to add insult dun sa injury ni Paul, Alexander the coppersmith had done him great harm. So, kung makikita mo, it's a rough way, it's a rough road toward po his execution. Malapit na po siyang patayin, malapit na si Paul mamatay, and yet, yung heartbreak at pain na naranasan niya ay napakakatindi. Pero po, kahit po ganun yung naranasan niya, hindi pa rin po siya nagpat-stop. Nasulatan niya ang kanyang protege, ang kanyang spiritual son na si Timothy. No? Sabi ko nga po kanina that Paul and Timothy, they first met while Paul was on his second missionary journey. And si Paul po, he adopted Timothy as a spiritual son. And it's clear that Paul cares deeply about Timothy. No? Kaya po, mafi-feel mo din yung lungkot ni Timothy upon reading po yung sulat ni Pablo na siya ay malapit ng mamatay, and yet pinaalalahanan pa rin po ni Pablo si Timoteo dahil po wala na siyang masyadong oras, and there is a sense of urgency to build and to guide Timothy in the brief time he has left. Onti na lang po yung oras niya. At yung kanyang sulat dito sa 2 Timothy chapter 1 ay may sense of urgency, pagmamadali na magpakatibay ka, Timoteo. Kung ito yung nangyari sa akin, most likely in the future, ito rin yung mangyayari sa'yo. You will suffer persecution. Yung church makakasuffer ng persecution at kailangan mong magpakatibay bilang batang pastor. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Tama po ba? Yung title po ng topic natin right now is Guard the Fire. And pagkoconnect-connect ko po ito lahat, no, dahil po itong, I believe throughout Scripture, yung fire po ng Panginoon, it represents a lot of things. No? Yung fire can also represent yung judgment ng Panginoon. But the fire that I want to talk about this morning, fire represents the presence and the holiness of God. Fire represents His Spirit.
that after ascending to heaven to be with the Father, Jesus sent the promised gift, the Holy Spirit, to those disciples in the upper room. We can read that in Acts chapter 2, verses 2 to 4. Nasabi po dyan, and suddenly, there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the... Oh, tingnan mo katabi mo, natutulog na. Hallelujah. Holy Spirit, and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. So, kailangan umalis ni Jesus so that dumating yung Holy Spirit. Some of this ay na-preach po ni Pastora Fati last Friday, no? God sent the Holy Spirit, and His Spirit is represented by fire. Hallelujah! No? Naintindihan po natin. Gusto ko po nandun tayo sa same page so that pag kumakanta tayo, or maybe you were asking, Lord, send your fire. We're not saying, Lord, send your judgment upon us, but Lord, send us your Spirit. Tama po ba? No? I-send mo, Lord, yung presence mo. Tama po ba? Gising pa po ba yung katabi nyo? And as a Christian, we have been offered this awesome gift. You need to appreciate ito pong regalo ng Panginoon sa atin. No? At yung ginawa po ng Panginoon last Friday, nakaranas po tayo ng infilling of the Holy Spirit. I want to talk about that briefly. No? Meron tinatag po na indwelling. When you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, merong indwelling. Yung Holy Spirit nag-reside sa sayo. He took permanence sa'yo. Tama po ba? Kaya nga sabi ng Bible, your body is the temple of the Holy Spirit, tumira. Yun yung indwelling. From the word dwell, nag-dwell siya. Pero after ng indwelling, meron pong tinatawag na infilling. Yung indwelling will only happen once. But yung infilling, we can be filled over and over and over and over and over again. Pwede nating maranasan yung kapuspusan ng Espiritu ng Diyos ng paulit-ulit. That's why we can see here in church, no? I want to explain sometimes what is happening here so that hindi tayo magulat when you see people being laid hands, no? Some of them, they say na may parang electricity na dumaan sa katawan nila. It is being manifested with speaking in other tongues. Yun nga, parang nangingisay sila, nangihina sila, may slain in the spirit na natotomba po sila. Yun po, nararanasan po nila yung kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. And I think that as a Christian, we need to seek this infilling experience. Dahil disenyo ng Panginoon sa atin na dapat lagi po tayong umiigib at dapat lagi tayong napupuno. Ulitin ko po, hindi ata narinig ng iba. Yung desire ng Diyos sa bawat isa sa atin, para tayong mga vessels, paglalagyan, na dapat laging puno. Tanungin mo yung katabi mo, puno ka ba? Are you full of the Spirit of God? O kalahati lang? Or yung iba, Pastor, tuyong-tuyo na ako. Bagya na ako mo, Pastor. Yung iba sa atin, punong-puno. Yung iba, kalahati. Yung iba, wala. Tuyong-tuyo. Kaya po, we need to seek this infilling experience. For us to live as God wants us to live in this world, we must have the power of the Holy Spirit na evident po sa ating Christian walk. Or else, we will find ourselves fighting a battle without being at full strength. You need to appreciate yung power at working ng Holy Spirit sa buhay mo so that anuman po yung pagdaanan mo sa Christian walk mo, handa ka. Sabi ng Bible, not by might nor by power, but by His Spirit. At ang sikreto sa isang matagumpay na buhay Kristiyano, the secret for living a victorious Christian life
is relying on the Holy Spirit's power and enablement. Palakpakan po natin si Lord. Sino pong gusto nun? How many of you want to experience that? Come on. That you will live victoriously in your Christian walk? It doesn't mean na walang problema. It doesn't mean na hindi ka mawawala ng pera. Hindi ka magsasuffer. Yes, you will suffer. Trials, tribulations, persecutions of many kind. Pero hindi po magtatagumpay ang gawa ng kaaway because no weapon formed against us shall prosper. Come on! Tama po ba? So kailangan po nating naisin yon na tayo po ay mapuno ng Espiritu ng Diyos. And my question for you this morning is if you are filled with the Spirit or if you have been filled with the Spirit, what are you doing to guard the fire? Ngayon na pinuno ka ng Panginoon, nag-aalap ka, nandyan yung passion natin. Kailangan po may gawin tayo para hindi tumagas yun. Hallelujah. Sino po naiintindihan yung sinasabi ko? Amen. Yung isa pong balde, kahit may maliit na butas yan, maliit na leak yan, eventually, una hindi mo mapapansin yan na tumatagas yan. Pero after ilang araw, mapapansin mo, after ilang linggo, nababawasan onti-onti. Minsan sa atin, di natin alam, nagli-leak. Alam niyo po, tayo, tao tayo na talagang nagli-leak. Nagli-leak talaga tayo. Tignan mo yung katabi mo. De, joke lang. Di ba? Totoo po, tayo pong tao, nagli-leak tayo. Kaya nga, kailangan mong sumalod palagi everyday sa Panginoon. Are you getting this? That's why we need to guard the fire. So this morning, I want to share a couple of ideas with you about how to guard the fire and how to keep our walk with the Holy Spirit alive and healthy. Makita natin po sa text natin to in 2 Timothy chapter 1. Number one, ano pong gagawin natin to guard the fire? Number one is this, we need to live with sincere faith. Hallelujah. Say that with me, sincere faith. Those of you who are online, type that in the chat, sincere faith. Sabi po dyan, sa binasa natin kanina, verses 5, I am reminded of your sincere faith that dwelt first in your grandmother, Lois, and your mother, Eunice. Sa Tagalog, maganda po to. Sa Tagalog, sabi po dito, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Sabihin mo, tapat. Yung tapat, pag binaligtad mo, tapat pa rin. Hallelujah. Nagbilib po kayo doon. Hallelujah. Amen. Oo nga, no? Di ba? Napansin niyo po? Yung tapat, pag binaligtad mo pati yung spelling, tapat pa rin. Yun din yung meaning nun. Yung taong tapat, kahit anong persecution, anong mangyari, bagyuhan man siya ng buhay niya, tapat pa rin yan, magpapatuloy pa rin yan, hindi yan susuko, tatayo pa rin yan, matomba man, magtatapat pa rin yan. Tapat mong pananampalataya. Church, if we want to guard the fire, kailangan mamuhay tayo ng tapat sa ating pananampalataya. Pastor, ano po ang ibig sabihin ng tapat? I believe a sincere faith is a real faith, a genuine faith. It's a kind of faith that the Bible teaches that all of us need and should have. At alam niyo po, yung resulta po nitong genuine faith, sincere faith po natin, nagiging posible lang po na tayo ay magtapat because of the power ng Holy Spirit sa atin. Makinig po, kung wala ang Holy Spirit sa buhay natin, dyan dirit. Kung wala yung Holy Spirit, ay, wala na, wala tayong chance. Kaya nga, kailangan mong i-appreciate si Holy Spirit. Kung wala siya sa buhay mo, hindi ko alam kung makikita pa natin yung bawat isa dito nagsisimba every Sunday. Kung wala yung Holy Spirit, na walang nag-guide, nagre-remind, nagpapaalala, nagtiteach sa atin, the Spirit of Truth, nagre-rebuke po sa atin, kinoconvict tayo sa sin, kung wala po yung Holy Spirit, mahirap pong sabihin kung nandito pa tayo ngayon or wala na. Tama po ba?
So resulta po yan ng filling of the Holy Spirit. At yung role po ng Holy Spirit, He comes to dwell in the new believer at nire-renew niya po yung dating patay natin na spirito, ngayon po ay nabuhay. At alam niyo po ba, the Holy Spirit, no? The Spirit of God, siya ngayon nagre-reside sa atin, nagbibigay po ito ng desire for the things of God. Hallelujah! Ulitin ko po, yung spirito na tinanggap mo that is residing now in you is giving you the desire for the things of God. Nasabi po ni Pastora Faithy, isa sa mga seal, isa sa mga, what do you call this? Guarantee na ikaw ay ligtas ay may marka ka ng banal na Espiritu Santo. Hello! At sana po evident sa atin yung markang yon. Hello. Dapat po evident yon na lumalabas sa atin na meron tayong desire for the things of God. At yung Holy Spirit, siya pong nag-i-ignite ng apoy na yon sa puso po natin. At pag na-ignite, come on, wala po tayong kakayahan na ma-ignite yung apoy. Ang Holy Spirit lang po ang may kakayahan na sindihan yung apoy. At pag sinindihan ng Panginoon, ng Holy Spirit yung apoy, we have a part. And that is to guard the fire. Sa Leviticus chapter 6, sa templo po, no? Ang mga priest, yung ginagawa po nila, is nagdadagdag sila ng mga kahoy po doon para po hindi mamatay yung apoy. Tama po ba? Kaya ngayong umaga, dapat po may gawin tayo para hindi mamatay yung apoy. Kasi po kahit anong tindi ng experience mo, last Friday, umiyak ka dyan, lumabas lahat ng sipon mo, sumigaw ka, napaos ka, pero kung hindi mo babantayan yung apoy, babalik ka pa rin sa dati mong buhay. Hello? Pabalik pa rin po tayo sa dati nating buhay. So we need to live with sincere faith. Kailangan po nating magtapat doon sa ating pananampalataya. Ano po ba yung faith natin na yon? What is faith ba? No? Gusto ko pong i-remind yung bawat isa po sa atin kung paano ba tayo namumuhay with sincere faith today. Na ipapractice po ba natin yung pinapaniwalaan natin? Sabi doon kanina, tapat mong pananampalataya. Tinatawag po tayong mananampalataya. Hello? Tayo ay sumasampalataya. We have faith in Christ. Tayo ay sumasampalataya. At anong ibig sabihin na tayo sumasampalataya? Meron kang pananampalataya. Hindi pananampalataya. Walang Kristiyanong pananam sumasampalataya. Oh, nag-gets na po ng iba yung joke ko. Hello. Walang active na Kristiyanong taya ng taya. Amen. Iwan ko na po yun. Amen. And let me remind you of what faith is. Hebrews 11:1. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Yung sincere faith, dapat po nakikita sa buhay natin that we have also a life of faith. Hello? Anong ibig sabihin, Pastor, ng life of faith? Are you practicing what you believe in? Yun po yun. Yung sincere faith natin. Sumasampalataya tayo. Meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Sumasampalataya tayo. May pananampalataya tayo. So dapat po nagre-reflect sa buhay natin yung life of faith. Ang sincere faith, ang isang Kristiyanong may pananampalataya, ay they worry less. Woo! Maraming palalayain si Lord dito ngayong umaga. Challenge ko kayo. Nagre-reflect ba sa atin yung faith natin? Madalas kasi sa Kristiyano, kinakanta lang natin yung faith. Faith, I can move the mountains. Woo, woo, woo. Pero pag dumating na yung bills, ay, Diyos me, Lord, yung pambayad sa ganyan, Lord. I'm not making fun of those people, but we need to practice what we believe in.
I thought we have a Jehovah Jireh that He sees and that He provides. And then bakit ka ganyan mag-act? Bakit ka ganyan mag-act kung nagpo-provide at nakikita ni Lord? Yan yung sincere faith. Kaya kailangan nating magtapat. Yung totoong pananampalatayang yan dapat po nakikita sa atin. How many of us are trusting God to meet our needs? Simpleng bagay, pero lahat tayo doon po tayo tinatamaan pag needs na. Nangangatog na yung paan natin. Hello? And I am not saying this because I have more than enough materially, but I'm saying this because even me, God is teaching me how to walk by faith. Because the righteous should walk by faith, not by sight. Tanungin ka tabi mo, kumusta yung buhay? Tanungin ka tabi mo, sabi mo, kamusta ang yung pananampalataya? Nananampalataya po ba tayo? Tama po ba? Hello? Sincere faith. Makikita mo yan. Meron tayong life of faith. Yung sincere din, faith din po, dapat meron tayong life of obedience. Come on. Sabihin mo nga, obedience. Tayo po dapat sumusunod po tayo sa anong sinasabi ng Panginoon. Kung gusto mong mag-guard yung apoy, mabantayan yung apoy na natanggap mo. At ngayon, pag lumakad na tayo sa ating spiritual walk with the Lord, meron kang pananampalataya, pero meron ka ring obedient heart para sumunod sa lahat ng pinapagawa ni Lord. After what Jesus had has done last Friday, kumusta na po yung ating walk right now? Mas lalo na ba tayong nagiging maalam? Mas lalo pa pong napagkakatiwalaan natin yung Panginoon sa mga bagay-bagay sa paligid po natin. When we say obedient heart, obedient life, ano po kayong mga bagay na pinapagawa ni Lord sa atin na dapat na nating gawin asap? Ano po kaya yung mga bagay na pinapasuko na ni Lord na dapat kalimutan mo na? Hindi balikan mo na, oy, tapos na yung fasting, oy, ay nena, magbalik na ako. Ah! I believe after nung prayer and fasting, some of you ay kinoconvict ng Panginoon, continue your fasting. Maybe some of us, sinasabi ng Holy Spirit, pagpatuloy mo na yan, huwag ka munang mag-Netflix ngayon. O pagpatuloy mo yung nasimulan mo, pagpatuloy mong manalangin, pagpatuloy mong mag-feast sa Word of God, pagpatuloy mong magtiwala. May mga bagay po na nais yung Panginoon ipagpatuloy natin ngayon if we want to guard the fire. Ano po yung mga bagay na pinapasuko ni Lord? Maybe pinapasuko ni Lord yung lagi mong kachat gabi-gabi. Hallelujah. Sabi ni Lord, tigilan mo na yan. Maybe you are in a relationship that is not God glorifying. Sabi ni Lord, putulin mo na yan. Or maybe isuko mo muna yung pagtitiktok mo kasi hindi ka na nakakapag-pray. Na-memorize mo na yung mga steps na yan. Pyong, 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 pyong. Wala pong masama dyan. Baka magalit ng pastor, TikTok lang naman. Grabe naman, grabe naman, grabe naman. Wala pong masama dyan yung sinasabi ko kung mas nauuna na itong mga bagay at hindi na tayo nakakapag-pray, nakakapagbasa ng Bible. Paano po makikita sa atin that we have a sincere faith? Ang ganda po na sinabi ni Apostol Pablo na nakita niya kay Timoteo. Tingnan niyo po yung impact noon. Listen, yung impact na nakita niya sa lola niya, hanggang sa nanay niya, hanggang ngayon kay Timoteo. Mga nanay, magulang, ang sarap po na yung maipapasa yung impact ay lasting. Amen. Yun po yung magandang ipasa. Yung totoo, yung tapat na pananampalataya. Mag-assess po tayo. At alam niyo po, ang tindi pag yung obedience natin, may mga bagay na pinapagawa si Lord at pinapasuko sa atin na mahirap, masakit, and yet nagawa natin by God's grace. Grabe po yung spiritual growth sa atin noon. Believe me.
Tama po ba? May life of faith tayo, may life of obedience. Lastly, yung sincere faith po, dapat din nagpapakita yun na a life of surrender. May mga bagay na patuloy pa rin po tayong sinusuko sa Panginoon. Maybe God is reminding you right now, maybe there are vows that you kinovenant mo yan kay Lord years and years ago, at ngayon nire-remind ka ni Lord dun sa pangako mo sa Kanya. Hello? Mga kailangan po nating ibigay at isuko pa at gawin para sa Panginoon. In that way, mag-guard po natin yung apoy na yon. Kasi po, may purpose po yung pag-fulfill ng Panginoon ng kanyang spirito. Hindi niya gagawing tamad. Yung apoy na yon hindi nagpapatamad sa Kristiyano. Ulitin ko po, yung apoy, hindi lang para mangisay ka dyan. May purpose yon, ini-empower kanya para sa ipapagawa niya. Palakpakan niya po natin yung Panginoon. Hello? Kaya makita po, starting today, makita po sa atin yung sincere faith natin. Number two, paano po natin mag-guard yung fire? We need to live a glow in the Spirit. Pag sinabi pong a glow, no? Ibig sabihin brilliant, yan, glowing, aflame, nag-aalab. Anong sabi po ng 2 Timothy 1 verse 6? For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Yung word po na fan the flame, in other translation, stir up the gift. Yung word po na fan the flame, stir up, ay galing po sa word na anazo purin. Hindi po yan gamot. Amen? Huwag niyo pong tanong mamaya yan sa Mercury Drug. Pa-order na pong anazopurin, 50 milligrams. Hindi po gamot yan. Ang ibig sabihin po niyan, from the word ana, it means again or up. Zoe means life or alive. And the word pour, it means fire, coal, ember. Yung meaning po niyan is to make the fire alive again or to bring up the life of the fire. Magningas, magliyab, to set it ablaze. Yung natanggap po daw natin, no, the infilling of the Holy Spirit, kailangan you guard it. Haya, you need to cooperate. Paypayan mo, wag mong hayaang mamatay. Hello? Lalo na sinindihan na po yan ng Panginoon. Dapat wag yan mamatay. Wag mong hayaang babalik ka na naman, magtatamad-tamad ka na naman. Huwag mong hayaan, nakapag-fasting ka na nga eh. Nasuko mo na nga yung karne, tsaka yung kape mo eh. After mong dumaan sa fasting, balik ka sa dati. Walang kwenta yun. Guard the fire. We need to live a glow in the Spirit. Ito pong anazoporin, yung ibig sabihin to, present, continuous po yung tense niya. Ibig sabihin, keep fanning into flame. Tuloy-tuloy, huwag kang tumigil. Pepenme, nang pepenme, bantayan mo, hipan mo. Sige po, hanggang magliyab at magliyab at magliyab po ito. Kasi po sa journey natin, prone po talaga tayo na after magliyab, nung tinanggap mo yung Panginoon, excited ka. Sa journey mo, maalab ka at first. Pero bandang huli, ano po nangyayari? Nagdi-dim na yung light. Parang katabi mo inaantok na kanina, nag-amen lang yan. Mga nasa taas, gising pa po ba? Ayun, gising na gising. Kanina, amen. Mamaya, kalahati na yung mata. Nakaganan na, isa na. Amen. Ayan, sige po. Yug-yugin mulit yung katabi mo, sabihin mo, amen. So, keep fanning into flame. Nag-start tayong maapoy. Pero dapat po, yung calling natin sa Panginoon, tapusin natin na ang Christian walk natin maapoy hanggang dumating ang Panginoon. Hallelujah. Come on! Amen. Parang sinasabi ni Paul kay Timothy, Timothy, you need to feed the fire. Diba para po hindi mamatay yung apoy? Pag nakikita mong umuunti na, ano gagawin mo? Hindi lang po paypayan. Ano pa po? Bakas paypayan. You feed the fire. Anong lalagay mo?
kahoy, mga tuyo, finifeed mo yan para po lungab. Para mas lalong, hindi siya mawala, hindi matapos yung apoy. Ganon din po, yung tuloy-tuloy natin na pag-worship, pananalangin, yung fasting, come on, yung mga ginagawa po natin dito, yan po yung way that we are feeding the fire. Come on. Tinamay kita, sabi mo, feed the fire. Yan po yung sinasabi ni Paul kay Timothy, Timothy, feed it, feed this flame. Because kung hindi mo yan, if you feed, it will go out. Also, if we want our lives aglow in the Spirit, we need not to quench the Spirit of God. Last Friday, na-share po ni Pastor Fati that the Holy Spirit is not a force, but He is a person. Nag-grieve po yung Holy Spirit. Nasasaktan po siya. Huwag mong hayaan na masaktan yung Holy Spirit. Kasi the more na nire-reject mo yung tinig niya, nagiging manhid tayo to the point na minsan hindi mo na masyadong marinig yan dahil hindi mo siya pinapakinggan. Yung kalyo sa puso mo kumakapal at kumakapal hanggang pag nakakagawa ka ng kasalanan, hindi mo na maramdaman kasi makapal na yung kalyo. Are you getting this? Ang nais po ng Panginoon, ang buhay natin ay maset ablaze. Magliyab. Pastor, para saan po ba ito? Number 3, para saan yung fire? Bakit gusto ng Panginoon maging aglow, maging brilliant yung apoy? So that number 3, we can live with boldness. Tapang. 2 Timothy 1 verse 7, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Amen po ba? Para saan yung boldness, Pastor? Verse 8. Pakinig. Malino po. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, His prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. Dalawa pong bagay. Bakit tinatawag po tayo ng Panginoon na mamuhay ng may katapangan? Sabi dyan, huwag tayong mamuhay ng may kaduwagan. Para saan yung tapang? Parang Acts 1:8, you will receive power. When the Holy Spirit comes on you, para saan yung power? So that you will be my witnesses. Pinapatapang ka ni Lord. Hindi para makipag, oh my God, I received the power, Kenny. Hindi. Nareceive mo yung power para maging matapang ka na gawin yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Hallelujah. Come on. Come on. Dalawang bagay. Para saan yung tapang? Letter A. Huwag po tayong mahiya. Sabi dyan sa binasa natin. Therefore, don't be ashamed. Letter A, don't be ashamed of speaking openly about Christ. Hello? After mo na-receive yung apoy, ngayon, huwag ka daw mahiya na ipangaral si Jesus. Ngayon po, yung mga Kristiyano, instead na nagiging maalab, ang nangyayari, nakakalungkot, nagko-conform sa mundo. Ilan po ba na makikita mo sa mga campus ngayon na sinishare pa yung pananampalataya nila, yung faith nila? Ilan sa mga classrooms na mayroong mga estudyanteng tumatayo sharing the gospel? How many? Sa mga workplaces, ilan po sa atin na makikita mo mayroong may Kristiyano na boss, may bisor na Kristiyano? Kristiyanong boss, Kristiyanong bisor, Kristiyanong empleyado na pinapangaral po yung mabuting balita. Sa campus kaya? Sa community kaya? Tayo po, nakakalungkot, nagko-conform na po ang mga Kristiyano instead po na mag-shine po tayo. Nandiyan po ba tayo? Kailangan po nating tanggapin na yung mundo sa paligid natin ay hindi talaga mag-a-agree yan sa way kung paano tayo mag-isip. At tayo po mga Kristiyano, dapat po binigyan tayo ng tapang ng Panginoon para maging radical. Radical na i-preach mo si Jesus. Kaya dapat hindi ka mahiya. Hindi ka mahiya doon sa identity mo. Don't be ashamed of who you are. Don't be ashamed to believe the truth. At bakit ka mahihiya sa katotohanan, sa pinapangaral mo, kung totoo po ito yung hawak natin? Tama po ba? Some of you are here today because
We have some people who are not ashamed of their God and what He has done for them. Marami sa atin, yung rason bakit kayo nandito ngayon, nakikinig ng sermon na ito, at Kristiyano na, ay dahil po merong hindi nahiya at naging matapang na i-preach si Jesus at i-invite ka. Hindi sila nahiya na paalalahanan ka, ilibre ka, o remind ka, o sunduin ka. Hindi sila nahiya bakit ka nandito ngayon. I pray tayo din na ngayon nandito na tayo, hindi rin tayo mahiya para naman po sa ibang tao. Maligtas po sila, makilala nila yung Panginoon. Come on, palakpakan po natin si Jesus. Don't be ashamed of speaking openly about Christ. At para saan po yung boldness? Lastly, don't be ashamed to suffer for the gospel. Na-preach na po natin to about enduring suffering. At huwag daw po tayong mahiya. Alam mo yon? Nalala ko po yung buhay ni Jesus. Makita natin yung prayer life niya. He started his day praying, kneeling, sa Garden of Gethsemane. No wonder, kahit ano man yung naghihintay within the day, demonyo man, sino man nangangailangan ng healing, ng restoration, ano man po, ready si Jesus kasi puno siya. Nakita niyo po? Na-appreciate niyo? No? Parang pong ganito lang yan eh. Pinag-aapoy ng Panginoon yung puso natin. Di ba po pag kandila, maliit na po, mabilis lang yan. Hingahan mo nga sa hilong mo, kaya mo yun. De joke lang. Pero pag maliit na apoy, kayang-kaya. Ganyanin mo lang, blow mo, kaya. Pero pag lumalagablab na po yung apoy, sino po dito mahilig magsiga? Oh, sabi mo sa katabi mo, bawal na yan ngayon. Proud ka pa eh. Bawal na po, please. No, wala na po nagsisiga sana. Love Mother Nature. Diba? Dati po, pag malaking apoy, kahit anong ano mo dyan, hindi yan basta-basta mapapatumba. Hindi yan mawawala. Ganon din po pag tayo punong-puno ng apoy ng Panginoon. Kahit anong trials, anong persecutions, ano man po yung dumating sa atin, pag nag-aapoy tayo, come on, at empowered ka ng Holy Spirit, hindi ka basta-basta mapapatumba ng anumang klaseng problema. And ready ka, when you are full of the Spirit, ready ka to suffer for the sake of the gospel. Kaya mo magtsaga, kaya mo magtiis. Kaya po, the Rock City Church family, this is the time for us to be bold. Boldness to preach the Word of God. Boldness na kahit anong pagdaanan mo, huwag kang sumuko, magpatuloy ka. Kailangan ng Panginoon yung mga radikal na Kristiyano. Kung hindi tayo tatayo, lastly, sinong tatayo? Kung di mo paglalaban yung katotohanan, sino magsasabi ng katotohanan? Kung hindi mo isi-share yung kapwa mo, sino magsi-share sa kanila? Kung hindi nila sasabihin na yung alam mo yon, yung ginagawa nila, ipapunta na sila ng impyerno, hindi nila kilala si Jesus, sino magre-remind sa kanila about the gospel? Diyan po yung purpose niyan. It's a reminder for us to guard the fire. Mamuhay tayo ng tapat. Let us live with sincere faith. Live aglow in the Spirit. Through prayer, through fasting, yung mga sinimulan po natin na spiritual disciplines, huwag nating tapusin ito, ipagpatuloy natin ito. And let us live boldly to preach the word and boldly endure suffering for the sake of the gospel. Palakpakan po natin yung Panginoon. That's the end of our word. Guard the fire. Pwede po ba tayong tumayo right now?